Kahit madalas na ang pag-ulan, hindi raw malayong sumadsad at malagpasan pa ang all-time low na water level ng Angat Dam. Sa kabila nito, hindi na raw babawasan ang kasalukuyang alokasyon ng tubig sa Metro Manila at sa mga karatig probinsya. May live report si Lay Alves. Lay? Jessica, ayon sa PAGASA, para sa buwan ng Hunyo, pinakamaraming bumuhos na ulan sa Angat Watershed nitong June 20 onwards. Pero hindi pa rin ito sapat para maibsan kahit kaunti ang pagkukulang sa Angat Dam. Umulan man nitong mga nakaraang araw sa Angat Watershed, hindi pa rin ito sapat. Patuloy pa nga bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam na nitong umaga ay nasa 158.4 meters na lang. Nakikinita na ng National Water Resources Board na lalagpas pa ito sa all-time low na level ng dam noong 2010. It's continuously, you know, going down, without any significant rainfall flowing, you know, into the Angat Watershed or Angat Dam, no, that will increase its level. No. So if the situation continues, we are expecting the level of the Angat Dam to breach, no, the lowest recorded level of 157.57 by the end of this week, most likely Saturday. Sa pulong ng Angat Dam Technical Working Group kanina, nagpa siyang ipako pa rin sa 36 cubic meters per second ang alokasyon ng Metro Manila at mga karatig probinsyang umaasa sa Angat Dam para sa kanilang supply ng tubig. Magtatagal daw ang ganitong alokasyon hanggang unang bahagi ng buwan ng Hulyo. Sa datos ng PAGASA, nasa 118 millimeters pa lang ng ulan ang bumuhos sa Angat Watershed nitong Hunyo. 36% pa lang ito ng karaniwang buhos ng ulan doon na 332 millimeters. Starting this week, up to at least week 1 po ng July, inaasahan natin may mga tinatawag na mga monsoon rains na dahil papalabas po yung bagyo ngayon, hahatak po yan ng habagat. So hopefully, may mga ulan po na makakakontribute sa pagdagdag ng tubig ulan sa Angat Dam. Mas magandang senyales naman ang ipinapakita ng Lamesa Dam na buffer ng water supply sa Metro Manila. Nag-increase siya from around 1 meter, I think 70 meters na siya ngayon, no? From what I heard this morning. Kung makarecover yan, ang sinasabi natin, magkakaroon ka ng parang additional source, no? Pwede mapagkunan, lalo na kung may limited supply na nanggagaling sa Angat Dam. Jessica, sa pagdinig sa kamera kahapon, sinabi na sa Setyembre pa inaasahang manumbalik yung 24 hours na water service sa Metro Manila. Base yan sa pagtataya ng PAGASA na sa end of August pa mapupunan yung minimum operating level ng Angat Dam na 180 meters. Pero sinabi naman ng NWRB na maaari itong mapaaga basta't magtutuloy-tuloy lang ang mga pag-ulan. Jessica. Pero nakahanda naman sila, Lay, dun sa worst case scenario na hindi magiging sapat yung bubuhos na ulan before September dito sa Angat Dam. Tama yan, Jessica, no? May ang mga water concessionaires ay may mga nakaprograma na na water service schedule na kapag halimbawang kinailangan pang bawasan yung allocation ay mahaba yung kanilang mga water interruption. Sa ngayon kasi, Jessica, since mare-retain sa 36 cubic meters yung allocation sa MWSS, sa Maynilad, sa ngayon ay nasa 7 hours to 20 hours na ang kanilang water interruption. Sa Manila Water naman, 12 hours to 17 hours ang average ng water interruption. Sa Maynilad, around 7.6 million ang affected dito. Sa Manila Water naman ay 6.8 million ang affected, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Lay Alves.